Ayon sa report na inilabas ng Al Jazeera sa kanilang official website, ito lamang buwan ng Hunyo taong 2024. Sinabi ng mga opisyal sa Taiwan na isang lalaking Chino ang inaresto noong Linggo matapos pumasok ng ilegal sa daungan ng Taipei gamit ang isang speedboat. Ayon sa mga otoridad, dating Navy Captain umano ng China ang lalaki at posibleng may kinalaman sa militar ang kanyang misyon. Ang insidente ay naganap matapos niyang tumawid sa 160 kilometers na Taiwan Strait na naghihiwalay sa Taiwan at China. Nang makarating sa Ilog Tamsui, gamit ang kanyang maliit na bangka, agad siyang inaresto ng Coast Guard ng Taiwan. Sinabi ng lalaki sa mga otoridad na nais niyang magtago at humingi ng asylum sa Taiwan. Gayunpaman, hindi patiyak ng mga opisyal ng Taiwan kung totoo ang kanyang sinasabi. Posible ring sinusubukan lamang niya ang kakayahan ng Taiwan sa pagresponde sa mga ganitong insidente. Dahil sa dating posisyon na Chinese Navy Captain, may mahalagang impormasyon na maaaring dala ang lalaking ito na maaaring magdulot ng banta sa seguridad ng Taiwan. Kaya't mahigpit na iniimbestigahan ng mga otoridad ang bawat detalye ng kanyang pagpasok sa Taiwan Strait at ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating. Ang lalaking 60 taong gulang na sinabing dating opisyal ng Navy ng People's Liberation Army ng China na may apelyidong Ruan ay kasalukuyang iniimbestigahan at tinatanong ng mga otoridad sa Taiwan. Sinabi ni Kuan Biling, pinuno ng Ocean Affairs Council ng Taiwan, na namamahala sa Coast Guard sa mga mamamahayag sa parlyamento na ang lalaking ito ay maayos ang kilos at itsura at ito ay dating naglingkod bilang kapitan sa Chinese Navy. Sinabi ni Taiwan Defense Minister Wellington Ku habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag sa parlyamento na ang insidente sa bangka ay maaaring isa pang halimbawa ng gray zone tactics ng China laban sa isla. Ito ay mga hindi karaniwang aksyon na layuning magdulot ng takot o pagkalito sa kalaban ngunit hindi direktang pag-atake. Ang gray zone tactics ay mga paraan na ginagamit upang suriin ang kalaban nang hindi nakikipaglaban ng hayagan. Ito ay kasama ang pagpapadala ng mga bangka at surveillance balloon ng China sa paligid ng isla. Sinasabi ng Beijing na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan, bagaman may sariling pamahalaan at hukbo ang isla. Sinabi ni Ku na matagal nang umiiral ang ganitong mga taktika ng Gray Zone. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag ng Taiwan at ang kahandaan sa anumang posibleng pagkilos ng kalaban. Ayon kay Kuan ng Ocean Affairs Council, may nangyaring 18 katulad na kaso tulad ng insidente noong Linggo sa nakaraang taon o mas marami pa. Ang karamihan sa mga pangyayaring ito ay konektado sa mga isla na kontrolado ng Taiwan malapit sa baybayin ng China. Sinabi niya na batay sa mga nakaraang karanasan, mahalaga na hindi baliwalain ng Taiwan ang posibilidad na sinusubukan ng China ang kanilang kakayahan sa pagkilala sa mga sasakyang pangdagat na ito. Ipinaliwanag ni Kuan na may plano ang Taiwan na patatagin ang kanilang mga hakbang sa seguridad upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Ipinunto rin niya na dapat managot ang mga tauhan na may pangangalaga sa radar at mga monitoring station kung saan hindi sila nakipag-ugnayan agad at mapigilan ang bangka ng mas maaga. Dagdag pa niya, mahalaga na maging alerto at matiyagang bantayan ng mga tauhan upang maiwasan ang mga paglabag sa kanilang teritoryo. Noong Marso, 2 mangingisdang Taiwanese ang napadpad sa karagatang sakop ng China
malapit sa mga isla ng Kinmen, malapit sa baybayin ng China. Isa sa kanila, isang opisyal ng militar ng Taiwan, ay nananatiling nakakulong sa China habang ang isa ay agad na pinalaya matapos ang insidente. Ang pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Maraming nag-aalala na maaaring gamitin ng China ang kanilang puwersang militar upang ipatupad ang kanilang pag-angkin sa Taiwan. Ayon sa report na inilabas ng Inquirer sa kanilang official website nito lamang buwan ng Hulyo taong 2024, matapos i-deploy ng China ang kanilang aircraft carrier sa Philippine Sea, nagbigay ng opinyon ang isang opisyal ng Philippine Navy tungkol sa kakulangan ng karanasan ng Navy ng China sa digmaan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, na bagaman makapangyarihan ang hukbong pandagat ng China, kulang pa rin sila sa karanasan sa tunay na labanan. Binanggit ni Rear Admiral Trinidad na kumpara sa Estados Unidos na may matagal ng karanasan sa digmaan, ang People's Liberation Army Navy ng China ay hindi pa nasusubok sa aktwal na digmaan. Sa isang panayam sa DZBB, sinabi ni Trinidad na malayo pa ang tatahaking landas ng People's Liberation Army Navy. Bagaman moderno at maunlad ang kanilang mga kagamitan, may kailangan pa silang pagdaanan bago marating ang antas ng kakayahan ng mga matagal nang nakikipaglaban na bansa tulad ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, marami pang pag-aaral ang kailangan ng People's Liberation Army Navy bago magamit ng lubusan ang kanilang mga aircraft carrier. Ipinaliwanag din ni Trinidad ang doktrina ng China at kung bakit sila kumikilos ng ganito sa rehiyon. Ayon kay Trinidad, mas mauunawaan ng mga tao ang mga galaw ng China kung alam nila ang pananaw ng China tungkol sa digmaan. Sinabi niya na ang kanilang mga doktrina ay may dalawang pangunahing prinsipyo. Una, kapag ikaw ay malakas, ipakita mo na ikaw ay mahina. Pangalawa, kapag ikaw ay mahina, ipakita mo na ikaw ay malakas at mag-ingay. Sinabi ni Trinidad na ang mga hakbang ng China sa Shandong at sa buong South China Sea at West Philippine Sea ay nagpapakita ng kanilang pagsunod sa kanilang doktrina. Ang kanilang mga galaw ay nagpapakita ng kanilang lakas at determinasyon. Gayunpaman, malayo pa ang kanilang kailangang tahakin bago marating ang perpektong antas ng digmaang pandagat gamit ang kanilang mga aircraft carrier. Noong July 10, tinukoy ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, ang pag-deploy ng isang Chinese carrier strike group sa Philippine Sea bilang nakakabahala. Ayon kay Padilla, mahalaga na bantayan at bigyan ng pansin ng Pilipinas ang presensya ng malaking puwersang pandagat ng China sa nasabing lugar. Bago pa man ito mangyari, sinabi ng Japan's Joint Staff Office na ayon sa isang ulat mula sa United States Naval Institute, ang carrier strike group ng plan na Shandong ay nag-operate sa Philippine Sea bilang bahagi ng taunang pagsasanay na isinasagawa ng China at Russia. Kinumpirma ni Colonel Cerces Trinidad, hepe ng public affairs ng AFP, ang ulat tungkol sa mga pagsasanay na ito. Ayon kay Trinidad, ang mga ganitong aktibidad ng China at Russia ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsusumikap na patatagin ang kanilang presensya at impluwensya sa rehiyon. Ayon sa report na inilabas ng Manila Standard sa kanilang official website dito lamang buwan ng Hulyo taong 2024, matapos magpadala ng mga eroplano ang China sa West Philippine Sea, sinabi ng Maynila na kulang sa karanasan sa digmaan ang hukbong dagat ng China.
sa isang panayam noong Linggo, ipinahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, na bagaman makapangyarihan ang China sa Asia, hindi pa sila nasusubok sa tunay na digmaan. Sa paghambing ni Rear Admiral Trinidad, sinabi niya na kahit may matagal nang karanasan sa digmaan ang Estados Unidos at patuloy na humaharap sa mga hamon, ang PLA Navy ng China ay hindi pa nakakaranas ng tunay na digmaan. Bagamat tila sanay na sila sa kanilang mga kilos, kulang pa rin sila sa praktikal na karanasan. Kahit mas advanced ang kanilang teknolohiya kaysa sa Pilipinas, may mahabang panahon pa bago nila maabot ang kahusayan sa operasyon ng kanilang mga aircraft carrier. Dagdag pa ni Trinidad, ang pagiging moderno ng PLA Navy ay hindi nangangahulugang sila ay handa na sa lahat ng aspeto ng naval warfare. Kinakailangan pa nila ng mahabang panahon at karanasan bago nila tunay na maabot ang mataas na antas ng kahusayan sa paggamit ng kanilang mga kagamitan tulad ng mga aircraft carrier. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trinidad ang doktrina ng China at ang kanilang mga pagkilos sa rehiyon. Sinabi niya na mas maiintindihan ang mga hakbang ng China kung alam ang kanilang pananaw sa digmaan. Ayon sa kanya, ang mga doktrina ng China ay una, kung malakas ka, ipakita mong mahina ka. Pangalawa, kung mahina ka, ipakita mong malakas ka. Sa mga lugar tulad ng Shandong at sa buong South China Sea at West Philippine Sea, malakas ang kanilang pagpapakita at ingay. Ngunit ang totoo tungkol sa kanilang mga aircraft carrier ay kailangan pa ng dekada para maperpekto ang naval warfare gamit ang mga ito, dagdag pa ni Trinidad. Noong 10 ng Hulyo, tinukoy ni Colonel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, ang paglalagay ng isang grupo ng Chinese carrier strikes sa Philippine Sea bilang isang bagay na nakababahala. Sinabi niya na ang presensya ng malaking puwersang ito sa lugar ay nagdudulot ng pag-aalala sa pangseguridad na sitwasyon. Bago pa ang pangyayaring ito, sinabi ng Japan's Joint Staff Office na base sa ulat ng United States Naval Institute, ang Carrier Strike Group ng PLAN Shandong ay nag-operate sa Philippine Sea bilang bahagi ng taunang pagsasanay na isinasagawa ng China at Russia. Kinumpirma naman ni Colonel Cersas Trinidad, hepe ng Public Affairs ng AFP, ang ulat ukol sa bilateral na pagsasanay na ito. Ang Manila Standard ay humingi ng komento mula sa Embahada ng China na hanggang sa ngayon ay hindi pa sumasagot hanggang sa oras ng pagpapalabas ng balita.